Hello everyone and welcome back to Rascal TV. Nandito tayo ngayon para kayo ay turuan kung paano ba mag-recover ng deleted files or accidentally ninyong na-delete na files, no? Siguro, isa rin kayo sa mga taong pinagpapawisan na, no? That time, na yung tipong paano yun? Kasi, di ba? Minsan mga importanteng files yun. So, yung kailangan nyo talaga siyang yung ma-recover. Ngayon, dito sa episode na ito, sa bagong content ko na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-recover ng deleted files. So, stay tuned sa ating video. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa aking desktop, no? Ngayon ay tuturo ko na sa inyo kung paano mag-recover ng files. Unang-una sa lahat, kailangan nyo lang i-download or magkaroon ng software na is Data Recovery Wizard or ASUS Data Recovery. Ang software na ito ay isa sa pinakamalakas sa software, no? I mean, pinaka-popular na software na pang-recover ng mga deleted files, no? Kayo na bahala yung maghanap ng ano nito, no, ng software dyan. So, marami naman dyan sa Google ang libre. So, kayo na bahala, no. First of all, kailangan nyo lang ito install. Ito. Meron na kasi ako dito. So, i-open lang natin itong software. Tapos, hintayin nyo lang siya mag-load. Wala pa naman yan, ano, mga minutes, no. Ngayon, guys, sa ano na to, no, kailangan nyo lang pumili kung anong hard drive ba yung gusto nyong i-recover. For example, nandito si local disk yan. CD, CE, saka si F. Pwede nyo rin dito mag-recover ng mga ano nyo, yung mga flash drive or mga memory card na na-delete nyo yung file na hindi naman sinasadya. So, for example, kailangan natin mag-recover ng file dun mismo sa recycle bin, no? Example, meron kayong na-delete na file accidentally, tapos na-empty nyo ang file niya, ito, na-empty recycle bin nyo siya, tapos yung file pala nyo is napaka-importante, no? So ngayon, hindi nyo na siya makikita dito, ngayon, kasi nga, na-empty nyo na siya. So, yung which is, yung file na yun is good as deleted na siya. So, best way dyan, gagamit kayo ng software na kung saan pwede nyo siyang ma-recover. For example, pupunta tayo sa recycle bin, no? Press lang natin yung scan. Yan. Tapos, yung wait nyo lang siya matapos yung load niya. Wala pa naman to mga 5 minutes, eh. Siguro, depende sa dami ng files na meron kayo. Pero, I think wala pa mga 5 minutes to. So, yung wait lang natin. Ayun na yung mga file, guys, no? Nandito yung mga program files, yan, Windows, data, and sa users, ito yung sa users. Ito yung sa recycle bin, no? Yung ay akala ng iba, once na deleted na yung files dun sa recycle bin is hindi na kayang i-recover yung files na yun. Doon kayo nagkakamali, guys. So, much better, huwag nyo na lang ibenta ang inyong hard drive, sirain nyo na lang siya. Kasi nga, baka kasi meron kayo dyang mga file na napaka importante, no? Like, alam nyo yan, mga videos nyo, syempre. Hindi natin alam kung anong mga videos na meron kayo dyan. Like yung mga data sa company nyo, mga ganyan. Ganun yung mga sample, guys, ng mga files na kailangan nyo talagang pag-ingat yung mga confidential files nyo. Ayan. Ngayon yung tapos na mag-scan, no? So, ang software is nakakita ng 289,000 na files na pwedeng i-recover sa ating computer. For example, yan. Ito sa users, no? Sa desktop, yan. Ay yung mga files na pwede nyong kunin yung ma-recover na files. Sorry. Yeah. For example, ito yung file dun sa recycle bin. Ayan. For example,
ayun lahat yun. Ayun yung mga ano niyan, yung laman niyan. So, meron din namang search dyan, yung search box dyan sa taas. Kung hindi nyo makita yung files na inyong hinahanap, pwede nyo siyang ma-search dito. Yan. Andito lahat yung files na yan. For example, yung gusto kong kunin yung files ng documents, ganong ano, bagay. For example, kukuha tayo ng files. Kailangan. Naghang yata yung ano natin, software. Ayan. Mukhang ang daming laman ng others. So, ito na. Ang daming nga yung laman, no? Ito yung mga laman yan. Ayan. So, hindi natin kailangan yan. So, for example lang naman, nagawa lang tayo ng, ano, mag-recover tayo ng mga sample. For example, gusto kong recover to. Excuse me. Excuse me ulit. Ano ba yan? Hindi to COVID, ha? Ano lang siya. Allergy, yan. Ito siya, guys. So, pag gusto nyo i-recover ito, guys, itong sa user, no, yung buong files niya sa desktop, sa yung sa documents niya, ang kailangan nyo lang gawin is i-right-click nyo lang siya, guys, no. Ito lang siya. Right-click nyo dito or press nyo lang dito ang button dito sa recover. So, pagka-press nyo, pipili kayo ng storage kung saan nyo siya pwedeng i-save. For example, save natin siya sa letter E or sa F. Ayan. So, press nyo lang siya okay. For example lang, ha. Bali, yung file niya, malalaman nyo dito sa baba. Ito. Yung ang laki ng file niya is nasa 55 MB. So, save nyo lang siya dyan sa F. Then, press nyo lang okay. Then, save nyo lang siya. Ayan. Ayan na siya ngayon, guys. So, yung mga file na na-delete dyan sa desktop nyo, sa documents nyo, pwede nyo siyang ma-recover gamit ito. Ayan. So, tayo pupunta sa E. Ay, sa F. Na-allergy pa ako, guys. Sorry. Ito na siya. So, wala bang ano nyan? Alam ko, parang recover yata yun. Check natin. Okay. So, yung tapos na siya. Alo ko. Ito na siya, guys. So, siya ay nag-pop up pala siya pagkatapos mag-scan. So, ito na siya, guys, no? Nasa ano siya? Local disk F, ASUS, and recycled bin. Yan. NTFS, users, John. Yan siya. Check natin, guys, sa documents. Ito yung mga software, ano ko. Software, video, editing ko. Sorry. So, ito guys, yan, sa desktop, ito yung mga files niya. Ayan. Ay, doon sa update niya, ito yung laman niya, yan. Ito yun lang guys, pag-recover ng files guys. Kung kayo meron mga tanong guys, feel free to comment down below. And then forget to subscribe to my YouTube channel guys. Thank you.